So, for our first activity dun sa ating final term, so, gaya ng sinabi ko, gagawa tayo ng photo gallery, okay? So, just download na lang ng any image. So, bahala na kayo. So, ito yung example ng photo gallery na gagawin natin. So, gumamit lang ako rito ng Navoir, okay? Then, naglagay din ako ng carousel, okay? Then, so, naglagay ako rito ng thumbnail. Then, mas nakinilig nyo yung thumbnail na yan. So, ayan, makikita nyo yung na enlarge na image, no? So, na inilagay dun sa model box. Okay? So, ito yung pinaka first page ng photo gallery natin. Ayan. Then, dun sa second page, so, ito yung sports car. So, meron akong dinownload dito na light box. Okay? So, ito yung difference. Para silang naka-thumbnail, pero pag kinilig mo yan, so, para siyang nagzo-zoom, di ba? Ayan, o. Naglo-loading pa siya. Then, makikita mo, no? Kapag kiniklik mo, so, ayan, yung actual size. Ayan. Then, another thing na meron dito sa light box. So, meron siya ritong next. Okay? So, para siyang manual carousel. Diba? Then, nakikita mo, merong name. Then, kung ilang image. Ano? So, dito, image 2 of 6 na tayo. So, magandang gamitin ito pagka marami kang image na gusto mong i-view as next, next lang. Ano? Then, makikita mo kung ilan na siya. Okay? So, back. Yan. Okay? So, yan yung ating photo gallery project. So, kung paano gawin tong project natin, so, be sure lang na tapusin nyo yung next video. So, let's start with our photo gallery project. So, be sure lang na nailagay nyo na yung mga kakailanganin natin, yung mga CSS file, yung jQuery, no? Then, be sure lang din, class, na nailagay nyo itong doctype HTML. Okay, so, kakailanganin natin yan. So, let's start with creating the navigator. Okay? So, gawa tayo ng nav. Okay? So, opening and closing ng ating nav var. Ayan. So, start muna natin sa pag-create ng mga menu. So, lagay na natin yung class dito. So, yung navbar. Okay. Space. Yan. Then, siguro default na lang muna natin. Okay. Then, sa loob ng navbar, gawa tayo class ng container. Okay, so for the navigator natin, so gawa tayo ng container dito. Container, yan. Then lagay tayo ng another divider pa or div tag. So, dito lang. So, lagyan natin ang class. So, lagyan natin dito nav bar. So, gawa tayo ng nav bar header. Okay. Then, lagyan tayo ng another div. So, ito yung pinaka-header natin. Okay. Another div. So, siguro lagyan natin photo gallery. Ayan. Then, lagyan tayo ng class. So, ito yung para sa ating nav bar the brand. Okay. So, tingnan muna natin.
kung ano yung tsura nito. Save. Then, refresh. So, ito. So, ito na yung na bar, ano natin, no? Header. Okay. So, dagdagan natin yung link. So, gamit tayo ng UL. So, another UL. So, oops. Yung ating closing tag. Yan. Then, lagay tayo ng tatlong LI. LI. So, LI. Then, lagay natin is home. Okay. Then, lagay muna tayo ng href. Okay, href plus double quote. Yan. So, i-copy natin. Yan. Then, home. So, for example, nature gallery. Then, ito ay science gallery. For example. Okay. So, save. Then, refresh. So, ito siya, no? So, kailangan nandito yan. So, lagyan natin ng class. So, gawin natin siyang okay, oops. Navbar. So, navbar. So, lagay natin siya sa right. Yan. Okay, so tama na ba? Navbar dot right. So lapat nandito siya, no? Oops, ayun. Okay, kaya lang bakit ganun, no? Medyo dapat ka-align siya nito. So check natin. So ano yung kulang? Okay, so So, asan na yung container? Ayun. So, mali tayo, no? Pasok natin sa container. Kasi nasa labas siya, oh. So, lagay natin sa loob ng container din. So, dito. Oops. Yan. So, nandito siya sa container na to. Tsaka ito. So, let's see. Ayun. Okay. So, mas okay yan. Diba? So, lagay natin sa loob ng container. Okay. So, next. So, wala pa tayong link. Ano? So, gawa tayo ng ano tayo? Lagay natin dito class ng carousel. So, create lang tayo ng color, carousel dito. Okay. So, siguro gawa muna tayo ng container. Okay. So, dito na lang sa baba. Okay. So, div. Another div. Then, lagay tayo ng class. So, container. Ayan. So, dito natin i-assemble yung ating carousel. Okay. So, gawa tayo ng another div. So, another div. Then, close natin yung div dito. So, isin natin yung ating carousel. Okay. Okay. Then sa loob ng div, lagay tayo ng
OL. So, ordered list. So, open. Then, close natin dito. OL. Then, create tayo ng LI. So, mga LI. So, siguro mga apat na LI. So, copy. 1, 2, 3, 4. Okay. Close natin. Oops, yung open. Oops, yan. Okay. So, next. So, lagay na nga tayo ng class name dito. Class equals double quote. Lagay natin carousel. Carousel space slide. Okay. Then, yung ating data, lagay natin ride. Equals, oops, double quote, carousel. So, then, kailangan natin ng ID, siguro, name natin, slider. Ayan. Then, dito sa OL, lagyan din natin siya ng class name, class equals, double quote, carousel, indicators. Indicators. Ayan. Then, sa LI natin, so, lagay natin dito, data, target. Equals, of course, yung ating slider. So, kailangan meron siyang number sign for ID. Slider. Then, data slide to equals to oops equals 0. So, dito class, gagamit tayo ng apat na image, no? So, nag-download na ako kanina. So, kung download na rin kayo, no? So, any image na lang. Okay. Then, siguro, ito yung gawin nating active. So, i-ready na natin to. Class equals to. So, yung 0, ito yung first ID natin dun sa image. Okay? Then, copyahin na lang natin. Ctrl-C. Para pare-parehas. Yan. Oops. Dito. And dito. Okay? So, syempre, isa lang yung active natin. So, tanggalin na natin to. So, tanggalin natin yung active. Isa lang yung naka-active. Then, ito yung 1, 2, 3. So, 4 images to, no? So, 0, 1, 2, 3. Okay? Yan. So, save. So, yan. Okay? So, indicator pa lang yung nagawa natin. Ito. So, kung nakikita nyo dyan sa video, indicator pa lang yan. Okay? So, after ng indicator, so, another, ano din tayo? Another divider. Okay? Oops. So, another divider. So, yan. Dito. So, so, div. Then, close natin. So, dito. Yan. Then, lagyan tayo ng class name. So, lagyan natin carousel inner. Carousel inner. Yan. So, lagay natin dito class yung mga image, ano. So, yan.
So div, div, close ng div. Okay. So lagay tayo ng class equals double quote item active. So then dito lagay tayo ng image. So meron download na akong image dito. IMG SRC the source double quote. Then yung path ng image. So yung sa akin kasi nasa image folder. Then yung pangalan ng image, so sa akin is mypic1.jpg. Okay? Then yan. So meron akong apat na na-download. So copy ko na lang 'to. So ang ginawa ko is yung name ng images ko is mypic1, pic2 hanggang pic4. So copy na lang natin 'to. Then tanggalin natin 'tong active kasi active na siya rito. So copy natin 'to. Okay. So dito. Yan. Okay. So ito yung pick 2. Oops. Ito yung number 3 and yung number 4. Okay. Then, isa lang natin ang content. Okay, save. Then, refresh. So, ayun. Ito na. Okay. So, may kulang pa tayo. May nakalimutan tayo. Okay. So, kalimutan natin yung href. Okay. So, dito, lagay natin. Lagay tayo rito ng href. Okay. 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 Yeah. So href tayo rito. A href equals double quote. Okay. Then, lagay natin dito is sa baba yung ating closing. Ah, dito na lang. Oops. Yan. So, lagay natin ang ID, yung slider. Slider. Then, number, sign. Yan. Then, yung data, slide. Then, lagyan natin ng preview. So, yung class natin, lagay tayo rito ng double quote, left, no? Carousel, control. Okay. Then, dito. So, lagay tayo nung ano class? Yung chevron, yung ginawa natin, yung greater than less than na icon. Span, class, yung ating clip icon. Clip icon. Clip icon, yung chevron. Chevron left. Okay. Oops, makalimutan tayo. Yung span. Span. Yan. Okay. So, copy natin to. So, ito yung sa left. So, gawin natin yung sa right naman. Then, we use next instead na preview. Okay. So, yan. So, then, ito ay right. Then, right. Up. Right. Okay.
Okay. So let's try. Let's save. Refresh. Okay. Oh, hindi siya nag-take effect. Nawala yung slide natin. So check muna natin yung ating code. So saan tayo nagkamali? So tingnan natin. Okay. Okay. Ayun. Okay. So kunin natin 'to. So dapat nasa loob siya nito. Okay. Yan. So dapat na dito siya sa loob nung carousel slide. Yan. Okay. So tingnan natin. So save. Refresh. So okay na. So dito na siya tayo. Okay. Pero hindi pa rin gumagana yung ating icon, ano. So yung chevron. So double check natin. Ano yung okay. So yung spelling natin, ano, mali. So kaya hindi siya lumalabas. So dapat yan ay chevron. Okay. So walang e, no. Ayan. Save natin. Then refresh. So ito na. Lumabas na yung icon natin. Okay? So medyo i-resize natin ng konti. So dito sa may bandang taas. So after nung container, so lagay tayo class dito ng divider. Div. Then so close natin dito. So another div. Okay. Yan. Okay. So, gawa tayo rito ng para ma-center natin siya. So, another class. Class equals double quote. So, yung column natin. So, MD10. Oops. Yan. Then, call resume offset. Offset 1. So, yan. So, ito yun. Portion na yun. Okay. So, save. Then, refresh. So, yan. So, ito. Nakagawa na tayo ng photo gallery. No? Doon sa first part ng photo gallery, no? So, gumamit lang tayo ng carousel, then naglagay tayo ng navbar. So, continue lang natin yung ating tutorial. So, continue natin yung ating photo gallery. So, this time, maglagay tayo class or gumamit tayo ng thumbnail. Okay? So, dito tayo sa baba. Dun sa pinakababa class, ito, yung closing nito. So, yan. Nung ating ito to, tong class offset natin. So dito. So create tayo rito ng thumbnail, pero gawa muna tayo ng page header, okay? So yan. Div, then close natin yung div natin dito. Then gawa tayo ng class. So page header. Then, siguro mga H3 na lang. Okay. Nako, mukhang medyo uulan ata. Naririnig mo yung kumukulog na class. Pero, continue pa tayo.
So, so lagay natin dito is yung photo gallery. Okay. So, para ma-determine natin ano yung photo gallery. Save. Okay. So, so dapat eto class nandito sa baba eh, no? So, gawin natin ang paraan. So, balik tayo dito. So, gawin natin, ipasok natin sa row, no? So, ito. Ito, yan. Itong nandito sa loob ng offset. So, gawa tayo ng another div. So, div class equals double quote row. Oops. Wala yung closing nito. So, so dito. Close natin dito. So, always double check nyo class yung mga row, closing tag, ano. So, space natin. So, nilagay ko siya dun sa row. Okay? So, yan, etong portion na to. Save, then, refresh. So, ayan. Nandito na siya. Okay? Then, so, sa baba nitong ating page header, so, gagawa na tayo class ng ano, ng thumbnail. Okay? So, para mas maganda yung pagkakaano natin, pagkakalagay ng image thumbnail, gawa rin tayo ng another div. Okay? So, another div ulit, closing. Then, lagay tayo rito ng row ulit. Class equals double quote is row. Okay? Then, dito natin i-assemble yung ating image. So, div. So, closing ng div. Then, yung class, yung column, no? So, call medium. So, 4. So, 4 columns tayo. Then, gawa tayo rito class ng href. A, href equals double quote. Then, lagyan natin yung number sign. Then, close natin dito. Okay. Oops. Yan. Then, so, ito yung gagamitin natin class. Class equals double quote thumbnail. Yan. Then, so, img for the image. Img src for the source. So, yung name ng folder, ng image ko. Naka, yan. Then, mypic1.jpg. Okay. Then, let's save. Then, refresh. So, ito yung first image ko, no? Then, copy na lang natin. Siguro, mga 6. So, copy natin. So, meron akong 6 image, no? Na nakasave na dun sa folder ko. Okay, ito yung pangalawa. Isin natin. So, okay. Pangatlo. Pang-apat. Oops. Pang-apat. Okay. Okay. Then, ito yung pang-lima natin. Okay. So, di na-close. Naputol. Ayan. Okay. Okay. So, sensya na kayo sa background ko. Mukhang yung time na to, eh, mukhang uulan na malakas. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, ito yung picture number 1. Ito yung number 2 natin. Number 3.
So, ayan yung file name ng picture ko class. Or, so, hindi naman siya default. Ano? Depende yan sa picture ninyo. 6. So, save natin. Refresh. Oh. So, bakit ganun? So, usually class, ano yan eh? Dun sa size ng image, ano? So, kaya ay advice, no? Kapag ka talaga maglalagay kayo ng image, no? Pare-pares yung size dito kasi iba-iba. Okay? So, kapag ka naka-thumbnail siya, papansin niyo, no? Mas na pinopoint niyo yung mouse niyo, no? So, lumalabas yung border niya. Okay? So, yan yung attributes or properties ng thumbnail. Okay? Pero gawa natin ng solution to yung size ano. So instead na i-resize natin instead na mag-Photoshop tayo and same size yung gawin natin doon sa mga image. So gamit na lang tayo ng CSS, okay? Pero I suggest pa rin it's better na yung actual size na talaga, no? So, pwede mo nang i-edit para hindi ka na gumamit ng style. Okay. Style. Okay. So, okay. Oops. Close style. Yan. Then, tawagin mo yung class name, ano? So, yung class name natin is thumbnail, then yung image, ano, para ma-resize natin siya. Thumbnail, image, ano, then, open ka ng curly braces dyan, then, i-close natin. Oops. Sana ba yung closing ko? Ayan. Then, yung size. So, i-resize natin. So, try natin yung width. So, make it a 350px, so semicolon, kakalimutan, then yung height, okay, semicolon ulit, then, so 200px, ayan. Okay, save and refresh natin. Ayun. So, mas maganda siya, no? Then, resize natin. Ayan. Okay. Maximize natin. Ayan. Okay. So, ayan na. So, meron na tayong carousel. So, meron na rin tayo ritong thumbnail. So, continue lang natin class yung pag-assemble ng ating photo gallery. So, next, magdagdag tayo class ng footer, no? So, dito. So, part na to. Footer or copyright. Okay? Then, i-fix natin siya rito sa bandang baba. Okay? So, balik ulit tayo dito sa ating notepad. So, dito sa baba. So, after nung, eto, itong div na raw. Okay, so after nyan, doon natin idugtong. So, dito. So, after nung div raw. Ayan. So, dito natin siya lagay. So, lagay tayo ng footer. Okay. Close natin yung footer. Then, gawa tayo ng divider. So, pasok natin sa div tag. So, yan. Nahin muna natin yung HTML elements. Div, oops. Div, yan. Then, gamit tayo class nung paragraph. The paragraph tag. Okay. Yan. Then, for example, lagay na lang natin copyright or created by so your name, okay? So coder, for example. Then save, then refresh. So asan yung ginawa natin? So ito. Okay, so simple HTML elements pa lang 'yan.
Then, lagay natin muna sa container. Okay? So, container. Then, dun sa footer, maglagay tayo ng glass. Okay? So, pasok natin sa nav bar. So, nav bar default. Then, ano natin siya? I-fix natin siya. Nav bar fixed bottom. Ayan. Save and refresh. So, ayun. Naka-fix na siya, diba? Na naka-default. So, make it center dito sa part na to. Okay. So, gagawin natin yung paragraph. Class equals double quote text center. Then, lagyan natin class nung padding style. So, yan. Kaya talagang advantage if familiar ka talaga kay CSS. So, padding. So, mga 10 px. Okay. Oops. Nakalimutan tayo. Ayan. Okay. Then, save. And, refresh. So, yan na yung ating footer. So, ito yung footer. Ginamitan natin ang nav bar. Then, phoenix natin siya sa bottom. Okay? So, continue lang tayo sa tutorial. So, next, gamit naman tayo class nung model. So, continue lang natin class yung ating photo gallery project. So, applyan natin to class ng model. So, once na kinilik natin itong thumbnail image natin, so, magpapalabas tayo rito ng model. Then, of course, yung image, ano, pakita natin using yung model para mas malaki yung image, ano, kapag dinisplay natin siya sa model. So, start natin. Iyan. So, dito natin siya ilalagay, no? So, bago natin gawin yan, lagyan muna natin to ng ID. Okay? So, ito yung magsaserve as ID natin, M1. Then, ito yung M2, M3. So, M4. Then, M5. Oops. M5 and M6. So, ayan yung ID natin. No? So, once na kinilik natin kasi itong image na to, so, tatawag tayo ng model. So, maglagay na rin tayo rito ng data toggle. So, ayan. So, copy natin. Ready na natin to. So, ganun din dito. Data toggle. Dun sa lahat ng href natin, kailangan merong data toggle. So, ligay natin muna yung class. Model. Ayan. So, ito yung class name natin for data toggle. So, model. Same as dito rin. Okay. Para copy-paste na lang tayo mamaya. Okay. Okay. So, save lang natin. So, start natin lagyan ng model. So, after nitong href natin or yung anchor tag. So, lagyan tayo rito ng divider. So, close tayo ng div. Then, another div. So, ready muna natin yung ating elements. Okay, another div. Then, dito, lagay tayo ng class, double quote, model, fade, then yung ID natin is equals to M1. Oops. M1. So, pag kinilik natin to, tatawagin niya itong portion na to. Okay? Then, dito sa div, class equals double quote,
modal dialog. Ayan. Then sa loob ng modal dialog, so start tayo creating nung model content. So another div ulit tayo, open and close div. Then lagay tayo ng class equals double quote. So lagay natin is modal dialog. Okay? Then sa loob ng modal dialog, so kung natatandaan ninyo, start tayo dun sa modal header. Okay? So, ito ay modal content. Sorry, no? May modal ano pala tayo? Modal dialog. Yan. So, after ng modal dialog, modal content, then, lagay tayo ng another div tag for the header. Div. Then, for example, yung header natin, sports car 1. Okay. So, gawin natin tong class equals to modal header. Ayan. Oops. Header. Okay. Then, meron tayong modal body. Okay. So, oops. Div. Then, close natin yung div dito. Okay. Then, gawin natin siyang body. So, class equals double quote. So, ito yung pinaka-modal body natin. Modal body. Yan. Then, maglagay tayo class ng image mismo dun sa modal body. So, i-copy na lang natin itong part na to. So, yan. Lagay natin dito. Then, so, ano pa ba? Yung footer. So, meron din tayong footer for the model box, no? So, lagay natin dito class equals double quote model footer. Ayan. Then, my car 1. Yan yung footer natin. Okay? So, eto, itong part na to class, eto yung thumbnail. So, once na kinilik natin to with the help of ID, so, hahanapin niya to, itong part na to. So, eto yung modal box natin. So, try nga natin muna kung gumagana. Refresh. So, ayun. Gumana naman siya. So, ang problem lang natin is masyadong malaki yung image, ano? So, dapat sakto lang siya rito sa modal box natin. Okay? So, try natin lagyan ng class tong image. Okay? So, class equals double quote. So, lagay natin is thumbnail. Okay? So, save natin. Refresh. Okay. So, mukhang ganun pa rin siya, no? So, hindi siya gumana. So, tingin ko mayroon pa tayong another class. So, lagay natin ang img. Ito, thumbnail. Okay. Save. Refresh. And, ayun. Okay na. So, tumama na siya class. Okay na. Okay. So, yung img-thumbnail class, no? So, ibang class name to. Iba siya compared dito. So, ito kasi, for thumbnail. So, ito. So, ang ginagawa niya kasi, so, nire-resize niya yung image, ano? Na sakto yung width dun sa dialog box natin. Okay? So, yan. Okay? So, next, i-apply naman natin dun sa remaining image natin. So, copy lang natin to. Itong mula rito sa model fade, ito. Copy. Then, lagay natin dito. Okay. So, dito sa number 2 image natin. So, after nung anchor tag. Okay. So, yan.
Then rename na lang natin to. So ito yung magiging M2 sports car 2. Okay, yung image din 2. Then ito rin 2. Okay? So save and refresh. So image number 2. Ayan. Okay? So continue lang natin hanggang sa masakop natin or matapos natin lahat ng image. Okay, so dito naman dito sa number 3. Okay. So after nung anchor tag or nung thumbnail natin. So ito ay number 3. Oops, 3. Ito ay 3. Okay. Then yung image natin, pinalitan lang. Then yung footer, no? Description ng footer. So ito yung number 3. Okay, okay. So number 4. So tapusin natin tong number 4. So change lang yung ID. So be sure lang na yung sa thumbnail ID at saka yung dito sa model ay parehas. So ang difference lang wala siyang number sign pagdating dun sa model. Okay, 4. So ito yung pang-apat kong image. Okay. So save. So number 4, ayun. Then yung number 5. So yan. So ganun lang din, copy paste lang. So M 5. Then 5. Then 5. Then continue natin. Yung picture palitan natin pala. Yan. So 4, 5. Okay. So ito yung last image natin. So M6. Oops. So M6. Then itong header natin 6, yung image, and itong footer natin. Okay. So save natin. Refresh. So ito yung 1. Ito yung second image. My car 3. So ito yung number 4. Ito yung number 5. Okay. So kung mapapansin nyo, no, maliit lang yung image kasi maliit lang talaga yung na-download ko. So yung IMG dash thumbnail. So kapag sumobra yung width ng image or lumampas siya dito sa model natin. So tsaka pa lang siya nagte-take effect or isinasakto niya. Pero kung talagang maliit yung image, so ganito talaga yung kailalabasan niya, no? So gaya ng sinabi ko, no, it's better na kapag gagamit kayo ng mga image is yung actual size na, no, or may built na kayong size talaga, no. Kumbaga, hindi niyo na siya kailangang i-resize pa. Okay? So yan yung paggamit ng model. So from thumbnail, so tinawag ulit natin yung image papunta naman doon sa model box. Okay? So continue lang tayo doon sa ating tutorial for the photo gallery project. So continue lang natin class yung ating photo gallery project. So bago natin siya simulan, so meron muna akong ipapa-download na file sa inyo. So paki-visit itong site na to. Ayan. Okay. So copy ko na lang. Then dito sa URL ko rito. Ayan. Okay. Oops. Itong site na to. So once na na-visit nyo yan class, just simply download ito. So click nyo lang yan. Then i-download nyo lang tong source code. So itong zip file na yan. Okay? So once na-download nyo na yan, so ito yung itsura nyan class. So na-download ko na kasi yan. So dun sa nilagay ko siya doon sa photo gallery. So ito yan. So ito yung laman nung na-download kong source code. So just simply double click.
So, once na extract nyo na yan, so, yan, double click nyo lang. Hanapin nyo to. Itong disk na folder, double click. Then, look for the CSS file. So, eto. Then, copy nyo yung lightbox na CSS file. So, copy. Then, balik lang kayo dun sa photo gallery natin. So, dun sa loob ng CSS folder ng photo gallery. So, paste nyo lang dyan. Okay? Then, balik ulit kayo dun sa lightbox na na-download natin kanina. So, dun ulit sa disk. Hanapin yung JS folder. Then, yung lightbox naman. So, copy nyo lang yan. Then, lagay nyo rin dun sa photo gallery na JS ano natin folder. Ayan. So, lagay natin dito. So, ang kinuha nating file is yung lightbox CSS and lightbox.javascript. So, be sure lang na ilagay sila dun sa corresponding folder nila. Okay? Then, create kayo class ng image folder. So, eto. Ayan. So, ito kasi yung folder na ginagamit ng lightbox. So, with S. Okay? So, okay lang sana, no? Kung ito, i-rename natin. Gawin na lang natin image yung may S din. Kaya lang kasi, yung mga path natin kanina dun sa pinaka-homepage natin is walang S. So, nag-create na lang ako ng image folder na merong S. So, para kasi dito yan. So, pasok kayo sa lightbox. Then, this. So, eto. Kunin nyo lang itong mga files na to. So, gagamitin natin yan dun sa gagawin nating lightbox. Okay? So, yan. So, ibig sabihin, class, gagawa tayo ng bagong connections or libraries, no? So, gagamit tayo ng lightbox. So, balik ulit tayo dun sa notepad. So, eto yung pinaka-index file natin. So, medyo modify natin yung ating index. So, okay. So, gawin natin to. Palitan na lang natin to. So, lagyan natin ng laman. For example, sports car. So, then itong science gallery. Gawin na lang natin tong others. Ayan. Okay, save. Okay, yan. So next natin gagawin class, pagganahin na natin itong link, ano. So, ito yung home natin. Ito yung pinaka-index.php. Then, gagawa tayo ng second page. So, gawin na lang natin itong sports, okay, sportscar.php. So, lagyan natin ng underscore. Oops. sportscar.php, then ito ay others.php. Okay? So, inassume natin na meron tayong dalawa, no? So, inassume natin na meron tayong dalawang PHP file. Okay? So, gawin natin, isave as natin to. Okay, so pagganahin natin tong second page, which is yung sportscar.php. So file, save as. So save natin siya as sports_car.php. Okay, so itong link na to, so wag na muna yan. Okay, then open natin yung index ulit. So, mayroon tayong dalawang file dito, yung index and sportscar.php. So, tingnan natin. So, ito. Ayun. Balik tayo sa home. So, pares lang sila. Okay. So, tingnan natin. Bakit hindi siya gumana? Okay. So, i-update muna natin to. So, copy ko na lang to. Dun sa index. So, na-save as kasi natin kaagad. Ayan. Okay. So, save. Then, refresh. Sports car. So, ayun. Lumipat na tayo. So, yung others, wala pa tayong laman dyan. Ano?
So ito man ang sports car and home. So ito, nakita nyo nagpapalit. Ayan. So pares lang sila ng content, okay? So okay na tayo dito sa homepage natin. Dito muna tayo sa sportscar.php. So ito yung page na 'yan. So siguro tanggalin natin itong raw, ito. Okay? So remove natin tong carousel. So itong raw part na to, ayan. Okay. Delete. Save, then refresh. Okay. So ito yung second page natin, sports car. So wala pa naman tayong binabago, no. Then ayusin natin. So dito, gawin natin lahat ng mga model class, tanggalin muna natin. Dun sa sportscar.php, ha, yung index, wag din ang gagalawin yan. Okay na yan. So, tanggalin natin lahat ng model. Okay. So, yan. Lahat ng model, tanggalin. Okay. Then, etong part na to, tanggalin din natin. So, lahat ng model dun sa sportscar.php, kailangan natin siyang tanggalin. Okay? So, be sure lang na sakto yung or tama yung ma-remove nyo, no? Baka kasi ma-remove nyo yung ibang divider. So, magkaroon tayo ng problem. Okay? So, after lang naman yung anchor tag. So, ito. Okay? So, tanggal na natin. Save. And refresh. Okay, so wala na. Wala nang modal. But yung home, so wala tayong naglaw sa home. Okay, as is pa rin yan. As is. So, dun sa sports car. So, ito lang ano. So, yan. So, next. Gawin natin. So, apply na natin yung mga kailangan natin. Yung ating dinownload na lightbox. Okay. So, gawin natin. So yung ating dinownload doon ay ito, kopyahin natin to. So copy, duplicate natin dito. Okay. So yung lightbox.css gamitin natin. Lightbox.css, then copy ulit natin tong script naman, yung JavaScript, 'di ba? So lagay natin dito lightbox naman .js. So, ayan yung mga dinownload natin kanina. Yung dalawang file na yun. So, lightbox.js. Save and refresh. So, click natin. Okay. So, wala pang output. So, may nakalimutan tayo dito. Ayun. So, hindi natin kailangan ng ID. Okay. So, gawin natin. Copy natin to. Okay. Yung mga image, ano? So, ilagay natin doon sa href. Okay. So, ganun din dito. Tanggalin natin yung mga ID. Oops. Ilagay natin yung image. So, ito yung pick number 2. So, pick number 3. Oops. 3. Then, ito yung pick number 4. Pick number 4. Ito yung picture number 5 natin. Picture number 5. Ito yung number 6. Ayan. So, number 6. Save natin. And, let's try. Oops. So, hindi pa rin siya gumagana. Okay. So, bakit? Okay, yes. Itong data toggle. So, hindi tayo gagamit ng data toggle kasi ito ay ibang ano to, eh, no? Ibang class. So, ang gagamitin kasi natin yung lightbox. So, tanggalin natin itong data toggle. So, palit natin dito ay data lightbox equals not model. Gamamit tayo ng gallery. Yan. So, lahat ng data toggle model. So, palitan natin.
So ipalit natin yung data lightbox na gallery, okay? Yan, okay. Then ito pa. Okay. Yan. Then ito. So last one. Yan. So ang ginamit natin dito class yung data lightbox gallery. So ito ay nanggaling dito sa ito sa lightbox.js at saka sa lightbox.css. Okay, kompleto na ba? Okay. So save, then refresh. So click. Ayun. Okay? So kung mapapansin niyo class, if i-compare mo siya dun sa unang photo gallery natin dito, 'di ba? So ito just simple simple a model lang, 'di ba? Then etong sports car na page, so ito yung lightbox na tinatawag. So gumamit tayo ng ibang library, no? Or which is yung lightbox na dinownload natin kanina. So once na kinilik yan, so tingnan niyo, no, iba yung way nung paglabas nung model. Then andito yung close, 'di ba? Automatic may close na. Then meron tayong chevron dito. So pag kinilik mo yung next, so nakikita nyo yung pangmaramihan siya. So image 2 of 6. Oops. Click natin. Click. Nagre-resize siya. Okay. Click. So next. So yan. Balik. Balik. Okay. So yan yung gamit nung lightbox. So pwede kang mag-scroll, no? So once na-click ka lang ng image, then pwede ka na mag-next, then automatic nagre-resize siya yung actual image talaga, no? Ayan, no. So yan yung gamit nung lightbox. Okay? So sana ay nakasunod. So continue lang tayo doon sa ating tutorial nung ating photo gallery project. So additional properties or attributes lang class doon sa ating light box. So pwede kasi tayong maglagay ng caption. Okay? So dito siya makikita sa bandang baba. Okay? So try natin. So ito lang idadagdag natin, data-title. So any title na gusto mong ilagay doon sa ating image na nasa lightbox. So, for example, my sport car 1. Yan. So, lagay lang natin dito. Ito yung number 2. So, any details naman pwede. So, sample lang natin. 3. So, after nung lightbox gallery, okay, ito yung number 4. Then, ito yung number, 5. Okay. Then, ito yung number 6. Okay, number 6. So, para lang makita natin ano, na nag-iba-iba yung kanyang caption or title. Refresh. So, ito yung photo gallery natin with lightbox. So, ayun. Nakaligay na. Okay. So, ganun din dito sa kabila. 2. 3. So, ayan. Nakita nyo ba yung title? So, ayan. So, kompleto na. Okay, so yan yung ating photo gallery project. Okay, so sana class ay nakasunod. So yung others, so bahala na kayo, no? So kung gusto nyo pa siyang tapusin or maglagay pa kayo ng ibang image, so bahala na kayo. So sa ngayon, pinakita ko sa inyo yung paggamit ng thumbnail with model box. So sinamahan ko lang din ng carousel. Then, dito sa sports car link, so gumamit tayo ng lightbox. Okay?
na pwede mo siyang parang carousel din, ano? So manually mo siya nakiklik. Ayan, oh. Okay? So yan yung ating tutorial for the photo gallery project. So sana class ay nakasunod and nagawa ng maayos. So kung merong concern, problem dun sa photo gallery project, so mag-leave lang kayo nung questions dun sa form, Google form sheet na inilalagay ko, no? So sure naman na yan ay sasagutin ko sa mga susunod na meetings natin. Okay?